Hi guys, it's me, and welcome back to my YouTube channel. 1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same. So for today's video, magre-review ako ng product. And ito ang... Hindi ko sure kung ayun yung tamang pronunciation. It's Brow Naturel. Ayan. So nakita ko to, una ko tong nakita sa mga video tutorials sa IG ko, yung mga foreign makeup artist or blogger, yan, nakikita ko dyan. So, Brow Naturel by The Beauty Soapery. Yan, eyebrow soap. So, eyebrow soap po siya. Then, originally, nag-order ako dun sa IG nila, sa The Beauty Soapery. Pero, unfortunately, hindi sumasagot yung page or yung account kasi nagka-problem ata siya dun sa ano niya, sa anak niya, so na hospital. So ang ginawa ko, nag-order na lang ako sa Shopee, sa The Makeup Hub PH, and in order ko siya siguro ano, parang December 17, 18, ganun. Tapos dumating siya sa akin ng in order ko siya ng December 10 kasi nga para December 15 sana ma-receive ko. Kaso dumating siya ng mga 27 na. Ayan. So hindi ko siya na-review agad, nagawa ng video agad kasi nga may mga upcoming holidays na dumating. So naging busy, and then pagpasok ng January, back to work agad. Ayan. So pag-order ko, medyo matagal yung naging shipping kasi nga nagdumaan yung holiday. And then, nung dumating siya, ayan, finally, nung dumating siya, merong pa-freebie. Si The Makeup Hub PH. Ayan. It's Collagen Crystal Eye Mask. Ayan. So, gagamitin ko to siguro mamaya. Ayan. And, i-open na natin. By the way, yung price nito is, original price nito sa IG is $299, but since ata naka-discount sa Shopee, ayun, nabili ko siya ng parang $245, and then shipping na $50, so parang ganoon din, $295. Ayan. Pero okay lang, at least ano, naka-order na tayo, ayan. So, ito na, in-open ko na yung package. And, ito yung laman niya. Ayan. So, meron ditong instruction. Ayan. So, ang nakalagay, number one, wet the spoolie or mist the brow natural with any facial mist or simply water. Rub the spoolie on the product. Number three, then brush your brows upward or your brow style reference. Number 4, flatten it with your finger or use the tip of your mascara wand. Number 5, let it dry then fill in the gaps of the brows by using your favorite brow pomade, pencil or powder, or leave it just like that. Number 6, last, if you want a more defined brows, you may add a frame and fill in the brow before brushing up. Ayun lang. Ayan. Actually, nakikita ko na rin naman yung ano, yung kung paano to gamitin. Ayan. And late na lang talaga ako naka-order. Ayan. Kasi naging busy ako. And then, may kasama siyang pre na dalawang spoolie. Ayan. Ito yung gagamitin natin, syempre. Ayan. Ito yung itsura niya. Ayan. O, diba? Ganda. And then, pag binuksan natin siya, eto siya. By the way guys, meron tong dalawang color. It's a clear and dark brown. Pero ang in-order ko ngayon, it is clear. Yan. Para syempre, minsan kasi nagpapalit ako ng color ng hair para hindi naman ako naka-fix dun sa ano, sa dark brown. Ayan. Upon shipping, medyo na-yupi nga lang yun dito. Dahil siguro sa yun, sa pag-deliver. And nagkaroon siya ng mark sa loob.
Yan, hindi lang masyadong kita. Ayun o, guys. Yan, yan. Pero it's okay. Okay lang naman. Kasi hindi naman naka-affect. And magagamit ko pa rin naman. So, start na tayo. Ang gagamitin kong... Wait lang. So, na yun. Okay, kuha lang ako ng facial mist. And then, babalikan ko kayo. Okay, guys. Sorry, wala pala akong facial mist ngayon. Ang meron ako dito is Nichido Matte Finish Makeup Setting Spray. Pero okay lang naman to. Pwede naman natin siyang gamitin. Ayan. So, isprayan lang natin to para mag-wet lang siya. Kagaya dun sa sinabi sa instruction. Ayan. Then, pwede na natin siyang i-rub. But first, itong spoolie, medyo itutupi ko lang siya. Ayan. Ayan. Nang paganito. Ayan. Para pag binrow natin yung upward, mas madali. Ayan. Paganyan lang. And as you can see, meron akong naka-ready na eyebrow ngayon. Naka-drawing na siya. And then, ang gagawin ko is buburahin ko muna yung isa para mas makita nyo yung difference nila. Okay? So, kukuha lang ako ng cotton and buburahin ko lang yung aking kilay. Ayan. Wala kasi akong ano dito, nasa baba yung aking pambura. Kuha lang ako ng maliit na salamin. And hi guys! So, as you can see, binura ko na yung medyo weird lang tignan. So, ito yung aking ginawang kilay kanina. Ayan, kasi umalis ako kanina. So, nag-decide ako na ngayon ko na i-film para hindi naman sayang. So, ito yung nakakilay ko na kanina. And then, binura ko lang yung sa kabila. Ito na siya. Ayan. So, wala na po ito. So, ang gagawin natin, be-brush ko muna siya gamit itong spoolie na kasama. Ayan. Okay. Wala na po yung eyebrow. So, isprayan na natin itong eyebrow soap. So, asan na yung akanana? Ito siya. Ganito lang. Ayan. So, hindi na natin kailangan masyadong ilapit. So, mga ganun lang yung difference. So, kapag nasprayan na natin siya, irarab nyo lang siya. Ayan. Ganito. Ayan. Hanggang sa... ma-fill in na yung spoolie. Yan. Pag nakita mong nalagyan na siya. So, ganito yung itsura niya pag nakalagay na po siya sa spoolie. Ayan. And then, i-brush na natin yung aking eyebrow hair upward. Okay. Ayan. Oh my God. So, nakita niyo yung difference, guys. Ito yung aking naka-drawing na eyebrow. And then, ito naman yung ginamitan ko ng Brow Naturel by the Beauty Soaperi. Ayan. So, with this eyebrow soap, ma-achieve natin yung eyebrow look na gustong-gusto natin, which is yung bushy lang, bushy effect, and then, parang
yung binibigyan niya kasi ng effect na parang ang kapal nung hair ng eyebrow mo. Ayan. So kung mapapansin niyo dito, parang yung datingin, yung gusto mong ma-achieve yung parang mga Liza Soberano na kilay, mga Julia Barreto na kilay, ayan. Ito kasi nauuso ngayon, which is yung ano, yung hindi na masyadong pak na pak yung kilay natin, which is yung nakasanayan. Ito kasi, ito yung nauuso ngayon na naka-bushy effect lang siya. And then, ine-emphasize niya lalo yung kilay natin para magmukha siyang makapal. At the same time, maganda tignan pa rin. Ayan. O, diba guys? Ang ganda. Parang ang kapal-kapal ng kilay ko dito. So, dito actually, kapag kungari pupunta lang ako sa kanto, hindi ko na kailangan magkilay ng sobra at hindi ko na kailangan mag-spend ng mas matagal sa aking pagkikilay. And then, kung gusto nyo pa ng magkaroon pa ng tawag dito, na medyo ma-fill in pa yung onting mga blank area, pwede naman natin siyang dagdagan. So, pero dito, ang kinagandahan nito, onting-onti na lang yung idadagdag natin. So, kukuha lang ako ng brush and then yung aking gamit na pencil. Okay, eto na. Look at the difference. So, etong nasa side na to, ito yung aking dinrawing lang na eyebrow. And then, etong nasa side na to, ito yung ginamitan ko ng eyebrow soap. And then, fill in ko lang ng onti ng eyebrow pencil. Look at the difference. Sobrang ganda. Actually, guys, dito lang ako sa dulo naglagay. And then, dito, ito lang siya. Eyebrow soap lang siya. Diba guys, sobrang ganda. Ayan. Actually, ma-achieve ko na dito talaga yung pangarap kong kilay na black. Yung black lang na parang hindi ako nagkilay. Ayun talaga yung gusto kong ma-achieve kaya ako bumili nito. At saka syempre itong bushy effect. Upon applying, ang mapapansin ko lang dito, actually wala pa akong mapansin na medyo bad feedback kasi sobrang na-amaze ako. Ang ganda niya talaga. So naniniwala na ako sa mga reviews na iba. Hindi ako nagkamali na ito yung in-order ko. At sulit na sulit yung pera ko dito. Pero pagdating dun sa effect na kung gaano ba siya naglalast, ito, hindi ko siya masabi ngayon. Pero babalikan ko kayo guys kung ano ba yung effect niya pag matagal na siyang nakalaga. What's up guys? And this is my second day of wearing this product. Pro Naturel by The Beauty Soapery. So, as I promised to you guys, i-check ko nga siya ng within one day kung okay ba siya na matagal na wearing. So, kanina umalis ako, punta ako sa work and ang duty ko po is 11 a.m. and ang time na po natin ngayon is 9:30 in the evening. So, 9 hours duty po, 9 hours wearing this product. And eto na, final na, this is it. At i-check na natin ang aking final review. So, as you can see, actually, ito lang naman yung nilagyan ko, ito. Itong bungad na to. And, for me, definitely, hindi siya bumaba. Hindi siya nagbago. And, consistent po yung, nung pag-apply ko sa kanya, yan, consistent po siya. Unlike po sa mga product na nagagamit ko before, yung which is yung nagaginagamit talaga natin na eyebrow gel, eyebrow mascara, parang ganon. Eyebrow cara, or kahit ano pa yan. Ang bilis nilang bumaba. Oo, na dadagdagan nila yung hibla. Kung for example, ang kulay ng eyebrow na ginamit mo is brown, then masyadong black yung kulay ng eyebrow mo, pwede niyang mahabol. Ang pangit lang sa eyebrow cara kasi hindi consistent, bumababa siya agad. Unlike dito sa product na ginamit natin, which is yung Bro Naturel. Ayan, kitang-kita niyo naman na hindi siya bumaba. Ito siya. Diba? So,
final review with this product is 9 out of 10. Yes, why 9 out of 10? Unang-una, yung packaging niya, sorry, nakalimutan ko kasi siya, naiwan ko, pero pinakita ko naman siya dun sa ano, sa aking unang video. And unang-una dun sa product, sa packaging, siguro yung one point na tinanggal ko dun sa packaging kasi nga medyo simple lang yung packaging nila. Pero overall, okay sila sa akin. Yung product mismo, okay siya. Kasi unlike pagbibili ka sa Shopee or sa Lazada, may mabibili ka dun ng mga eyebrow soap. Pero sobrang ano, sobrang lagkit. Yung pag nainitan ka, napawisan ka, humuhulas din siya agad, bumababa siya. At saka, hindi mo sila kailangang isprayan ng ano, face mist kasi talagang wet na siya. Alam mo yung parang petroleum jelly lang siya. Unlike kay eyebrow soap ng Beauty Soapery, hindi mo siya maggamit kung hindi mo siya isprayan ng face mist. So, ayun. And yung price, okay naman siya. $290 para sa product. So, okay tayo dun kasi marami siyang laman and napakasulit niyang gamitin. So, yun lang, and I hope na medyo may na-share ako sa inyo about this product. And kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell sa tabi ng subscribe button para updated kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. And yun lang guys, see ya!